stage number 14 coming your way dito po sa ating Ronda Pilipinas 2013. It's gonna be from Bayumbong all the way to Baguio City. Ito yung sinasabi lang dreaded killer stage ng Ronda natin. Yeah, we were talking about the Queen stage. And everybody is looking forward to this stage. Malaman natin, magkaalaman na, magkatalo-talo na. Tapos po tayo sa Baguio City. Medyo talagang ibang klaseng matarik yung pagkakit dun. Right now, we have the riders again with their regular procession. Papunta po tayo sa ating kilometer zero. Right before we start the stage, wherein most if not all the cyclists, talagang ito yung pinaghandaan nila. Well, wala nang iba pa sapagkat dito magkakaalaman talaga. If anybody wants to win this race, dapat maganda performance nila dito. Ito nakita natin eh, nagpapahinga sila ng bahagya, and this is actually their warm-up right before the actual race proper. And again, people have lined up the streets here again to be able to give a fitting send-off dito sa ating mga siklista. Ito yung tinatawag na calm before the storm. Tama, ang ganda ng pagkasabi mo ron. And things are about ready to get started here. As we can see, palapit na po tayo sa ating kilometer zero. Tulad nga nasabi ni Froy, magkakaalaman na po. This of course a very crucial stage sa ating 16 stage Ronda Pilipinas 2013. We're getting ever closer. The tension now starting to build. Our race director getting ready to set things off. Inahanda lang niya ating mga siklista. That was actually a much slower pace than what we're used to seeing. But nonetheless, umpisa na po tayo. And all eyes will be on Ronald Oranza, Santi Barnechea, Iris Valenzuela, Ronald Gorantes, El Joshua Carino, Chris Joven, George O'Connor, Joel Calderon, Mark John Lexer Galedo, and Mercurio Ramos, the top 10 in our individual overall standing. Nakita agad natin, there were about 6 riders that have actually broken away from the pack. Medyo malapit pa rin sila dito sa ating peloton, pero kita-kita natin, they did try to make a run early as they keep looking over their shoulders para makita kung sino yung mga gusto humabol sa kanila. Ito na nga ang ating first group. We have our lead group consisting of 2 riders making an early breakaway. Balikan muna natin ang ating peloton. At sa simula pa lang ng karera, nagkakaroon na ng shape, nagkakaroon na ng hugis at kulay ang ating lead group. Yes, our first group on your screens. Medyo lumaki na nga sila. Narito pa tayo sa kapatagang bahagi ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaya dito, syempre, maganda pa rin yung kanilang pace. Walang kaduda-duda yun. Pero pag nakita natin, pag pakita tayo sa Baguio, doon talaga na tayo magkakalaman. Everybody has to reserve and conserve their energy. Marami pang aakyatin. We have 2 category 1 climb, 1 category 2, and of course the horse category. So katulad nga na sinabi mo, yung mga kaibigan natin dito sa peloton, nakikita mo talagang steady lang yung kanilang ginagawa. Yan na, KOM. Bahagya pa lang, tumitinga lang ating lansangan. This will now give us a better vantage point ng ating first group as they make their way up. Yan si 115.
nanguna? Well, it's a surprise. It's 115, Jun Ray Guevara showing the way. As you see the rest of the riders now making their way up to the top. Hiwa-hiwalay na ang ating mga siklista. At ngayon na, ito na ating unang KOM. It's Jun Ray Navarra showing the way. At itong si Jun Ray Navarra, nag-iisang tatawirin itong ating imaginary line dito sa ating first KOM point, Category 2. At sumunod kay Jun Ray Navarra, si Mark McQueen Alionar. Pagkatapos, si Ryan Tugawin, Reynaldo Navarro, Nicandro Guanzon, at Denver Kasayuran. Ayan naman, nakikita natin ito yung kahuli-hulihan din sa ating peloton. Number 55. Pipito Caloza, bringing up the rear. More of the cyclists lumalampas dito sa binanggit mo ang line ng KOM. Baguio, 100 kilometers up. And here they are now starting to pick up the pace. Medyo patag na naman tayo rito. Now some downhill slopes. At dito masusubukan natin ang galing ng mga siklista sa paglusong. Sapagkat kung ano man ang kanilang hirap sa pagbaba, yun din ang kinakailangan nilang galing sa paglusong. And that also takes a special skill. First group natin. Dalawang tiga Mindanao, isang tiga Team Enrile ang nakakawala. We now focus on our second group, pero banggitin natin yung tatlong nauna. Number 111, si Mark McQueen Alionar, ang kanilang team captain. Ang 115 na si Jun Ray Navarra. At itong number 4 na si Ryan Tugawin. 94. Napakaganda ng scenery natin sa likuran as we approach the summer capital of the Philippines, Baguio. Balikan natin yung action dito sa ating first group. Ito, paakyat na naman ang ating makikita. Itong si Mark McQueen Alionar at itong si Jun Ray Navarra, kapwa galing ng Mindanao, ay pareho naglalaro din ng mountain bike at na-convert na lang dito sa road bike. At dito sa pag-akit sa bundok, makikita natin unti-unti lumalayo si Jun Ray Navarra habang hirap na hirap na sumusunod itong si Alionar at itong si Ryan Tugawin. Palaki ng palaki ang lamang ni Jun Ray. You can see that he is building that lead slowly but surely. Group 3 right now, making their trek up the mountain. Well, in this group, nakikita natin ang number 1 na si Mark Lester Galedo. At nandito rin itong number 2 na si Valera Vida. And again, balik tayo. This is our second group. May iba siklista rito, nakatayo na halos. Mukhang nagkahiwa-hiwalay na itong tatlong magkakasama dati na si Jun Ray Navarra, itong si Ryan Tugawin, at itong si Mark McQueen Alionar. Mukhang tuluyan ang naiwan itong si Ryan Tugawin to si Mark McQueen. Habang papalayo naman ang papalayo itong number 115 na si Jun Ray Navarra. He has been leading all throughout at ngayon lumaki na halos yung kanyang lamang. As we take a look at the peloton. This is the main group at dito kasama yung ating mga top contenders. Balikan natin yung first group. Actually, nag-iisa lang siya ron. At kita mo talaga yung hirap ng kanyang pag-akyat. Pero mabilis ang ginagawang pag-akyat itong number 115 na si Jun Ray Navarra. Muli, nagsanib to si Ryan Tugawin at si Mark McQueen Alionar. Silang dalawa na iwanan na ni Navarra. Mabilis na bumababa itong si Jun Ray Navarra. And then after yung kanyang pababa, paakit na naman yung kanyang hinaharap. There's that first group once again, actually comprised of just one cyclist. Mukhang walang kapaguran dito si Jun Ray Navarra, Nike Ross, ang ikalawang KOM line natin. Next, itong si Ryan Tugawin. At third, itong si Mark McQueen Alionar.
And here come the rest of the pack. Ito yung susunod na chase group. This is our second group. At yan, pakit na sila. Mabilis na bumababa itong si June Ray Navarra. And then after yung kanyang pababa, pakit na naman yung kanyang hinaharap. Ito na yung ating third group. At yan, pakit na sila. At dito ang nangunguna si Valera Bina. Sinusundan itong si Daniel Asto. At nasa banda roon yung isa pang PLDT Spider na si Rustum Lim. Nag-isa na naman si 115. May gustong patunayan ito si John Ray Navarra. Nagpapakilala at ito pa ang isang bata na nagpapakilala din. Ang sumusunod kay John Ray Navarra, itong si Ryan Tugawin, kanina pa sumusunod. Walang kaduda-duda kung sino ang mauna rito. Katulad ng naunang KOM, itong si John Ray Navarra, easily crossing the KOM line. At kita mo, lakas pa rin niya. No? Yan, lapas na po tayo sa pangatlong KOM. Bagitin natin yung resulta. Number one, of course, itong si June Ray Navarra. Sumunod sa kanya itong si Ryan Tagawin. Reynaldo Navarro landed third. Si Butch Ryan Kayubit ang pang-apat. Sherwin Jomsay, pang-lima. At itong si Mark McQueen Alionar ang siyang pang-anim. Pero balikan na naman natin yung ating nauna. And this is a really steep climb already. At makikita natin madiin ang padyak na nag-iisang siklista itong si June Ray Navarra. Hindi pa natin makita sa likuran yung dalawang siklista in second and in third place. Papalayo na papalayo ang lamang dito si June Ray Navarra. Parang napakadali lang para sa kanya na akyatin tong bundok na ito. Namuna pa rin siya. Here we have the other cyclists chasing. So far, all by his lonesome pa rin. Maganda yung kanyang pace pa, kaya ta? Hindi nagbabago. At kung maalala mo, nagparamdam lang sa atin tong si June Ray Navarra doon sa lap na nagmula sa Tugigaraw papuntang Solano. Heart really is straight to you how high that climb is. You can see medyo bumabagal na yung kanyang pace as compared to earlier. Sa individual overall classification, itong si June Ray Navarra ay nasa number 18 slot lang. So, maybe part of the reason kung bakit napabayaan itong mag-isa doon sa harapan eh dahil wala naman siya roon sa ating top 10. Pero ipinakikita nitong si June Ray Navarra na kung pababayaan siya, tatanggapin niya hamon, mag-isa niyang tatapusin itong karerang ito. At parang yun ang ngayon kanyang gagawin. Nakikita mo medyo bumabagal na yung kanyang pace. But of course, that's expected. Tatlong siklista ang sumusunod. Nakikita ko rito ang nasa unahan, ang nakakulay blue figure. Kitang-kita, kilalang-kilala, yan si Valera Bina ng Road Bike Philippines. Some more of the cyclists making their way up to Baguio. Ibang klase rin talaga itong stage natin. Dito sa pang-apat na grupo, kitang-kita na naman yung mga naka-asul ng road bike. Ito nga, si Valera Bina, sinusundan ni Daniel Asto. And still, going up that hill, going up this mountain, yung ating mga siklista. Here we've got a big group. Magaledo being checked by Santi Barnechea. Kita mo, dami nakapaligid dito sa
ating pag-akit sa Baguio. Everybody taking their own pictures, taking their own videos, taking their own shots of the action. Nakangiti itong si Junray Nabara habang binabagtas itong papapanik at panibagong KOM line. Ito na nga yung ating huling KOM. 7 kilometers lang po bago tayo umabot sa Baguio. Medyo palapit na tayo sa ating pagtatapos. At mabilis na sumusulit pa rin itong si Rabina at si Asto. At itong number 43 na si Ronald Duranza. Samantala, nag-iisa itong number 22, Santi Bardachea, na pag-iiwanan na. Right now, you can see our leader picking up the pace here. Mas lalo siya bumibilis. We are witnessing history being made by this young rider, number 115, Junray Nabara. Hindi lamang history, pati record, sinira niya. 3 kilometers na lang po natitira. And nobody will challenge him. Bilog na bilog pa rin ang sipan. Ito si Junray Nabara. Papalapit ng papalapit sa finish line. At yan, ngayon pa lang naamoy na niya ang kanyang pagkapanalo dito sa ating stage na to. And this will be a great victory for all the people of Mindanao, especially all the cycling fans. Look at him, he's picking up that pace. Alam niya panalo na siya rito, pero he wants to be able to set it in a record time. Maganda talaga yung kanyang pag-upisa, tapos wala na talaga nakapag-challenge sa kanya. Well, he cannot be denied of this victory. Tinapos niya lahat ng akyat. Tinapos niya lahat ng lusong. Nag-iisa, nagsosolo. Ito na siya ngayon, malapit na siya sa Burnham Park. Isang kilometro na lang. Inside 1 kilometer. Still continues to go strong. Looks like he's getting even stronger. Nagbibigay ng iba yung lakas dito kay Junray. Siguro ang hamon na kaya niyang ipanalo itong lap na ito na nagsosolo halos mula sa simula hanggang sa matapon. Tignan mo, humaratsyada pa rin siya. He wants this to be a real convincing win sa ating stage 14. Ayaw na niya magpaabot pa. Huling umangat. Karga. Lalo bumibilis. Yan si Junray Nabara. Talagang kita-kita mo. That's just really pure adrenaline. Kaano kabilis yung kanyang pagbaba. Walang tigil pa rin yung kanyang pajak. Tuwan-tuwa palagay ko ang kanyang coach na si Lito Patayan. Ayan, nagpapakita na ng thumbs up itong si Junray Nabara. Naaaway na niya ang finish line. Papalapit na papalapit. At this stage, he can actually just be cruising, pero kita mo talagang patuloy pa rin pag-ikot ng kanya pa. Lalong tumitindi ang bawat padyak itong si Junray Nabara habang papalapit tayo ng papalapit sa finish line. Yan, finally, medyo nagpahinga na siya. Which he could have done, I think, a little bit earlier. Medyo pababa. Medyo na-miss ng konti ang liko. Nakabawi, umangat na naman. Sige, nakita mo, ganado talaga siya umabot sa ating finish line. Almost missed the turn. Hindi naman niya
niya kailangan magmadali. Lamang na lamang siya, 300 meters na lang po bago magtapos in first place doon si Jun Ray Navarra. Mindanao Cycle Line Butuan. Natatanong na natin ang Burnham Park at papalapit na tayo. Kikita na natin ang mga tao. At eto nga, final 25 meters crossing the finish line, Jun Ray Navarra. Fighting for second. So this is going to be exciting. Asto versus Ravina. At mauna si Daniel Asto, and closely in third place, Juniper Ravina. At ito ang ating top 5. Izoranza. Makikita po natin ang nagwagi dito po sa ating Bayumbong to Baguio City Stage. In first place, Mindanao Cycle Line Butuan's Jun Ray Navarra. Tapos nagpukpukan para sa second and third, Philippine Navy Standard Insurance. In second place, Daniel Asto. And in third, settling for third, Road Bike Philippines, Juniper Ravina. And of course, our jersey winners, ang ating yellow gold jersey ng MVP Sports Foundation goes to number 43, Ronald Oranza. Ang Jimbe white jersey goes to number 115, Jun Ray Navarra. Ang total blue jersey goes to number 43, Ronald Oranza. Ang red jersey, LBC red jersey goes to number 43, Ronald Oranza. At dyan po nagtatapos ang ating killer stage. We'll see you in stage 15.